Naway nga intindi pa niya kung may makipagsurusuro nga gipalawag. Sakbay di amin nagdayawag, ti may isang alawag, isurita di man nakabalin nga namarsua, italo persona nga inti nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsua na kitisoy ti langit, may kadwa iti daga, may katlo iso ni Adan. Agdayawag iti pinarsua ni Adan, iso na ni Eva. Agdayawag iti divino personal iti Diyos Ama, Ama Martiniano managilod na magantalusik, iso na iti personal iti langit. Agdayawag iti divino, divino personal iti Diyos Anak, iso ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na iti personal iti daga. Agdayawag iti divino personal iti Diyos Espiritu Santo, ken divino personal iti Diyos Espiritu Santa, Ama kinina, ururayin iti sangalubungan. Agdayawag iti nagkapanak duwangayat, iti tatang ko, iso ni Francisco, Francisca, iti nanang ko, iso ni Francisca, Francisco. Kadagiti amin nga muna nga maestro ken maestra, iti motherland ken iti promised land, kadagiti amin nga kredayaw iti Diyos. Agdayawag kadagiti muna, ken kadagiti agdinama. Agdayawag iti bungami ken iti kapusok, iso na ni Faustina Petronio, siyak na iti anak yung kapsatyo, Petronio Faustina, ada nga umaya makipagsurusuro, nga mangilawlawag, mangipakaawat iti Diyos. Amuin na iti Diyos nga dakanyana, kino kasanuna nga iligtas iti bagin na iti patay, para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga piyesta iti Sabado, kada tayo aming kakapsat, at amanin da iti kapsatyo nga umay makipagsurusuro nga mangilawlawag kakapsat, mangipakaawat iti Diyos. Agsipot yara dya kapsat ta, daman nende ti kapsat yo mga ilawlawag kakasat mga ipakawat nga minti ko na ni Ama Martiniano awan pa iti makamam mo iti Diyos maawatan tayo ti Locano sige mayat na rin maawatan tayo ti Locano nga minti iti kasursuro kakasat nungapin nga kunan nga awan pa iti makamam mo iti Diyos at siput ka pudno nga minti kapsat nga awan pa iti nariingan tayo nga pamati nga isuti na ibag naisuro, kapsat, wino, idaita nga libro Biblia, kapsat, hindi awan pa, hindi ito yung masurusuro, napintas di kita, kapsat, nga mabasa iti libro. Yamin, kapsat, ngayon itatang, kapsat, at dan na ito yung masurusuro, di kita nga mabasa dito nga libro Biblia, amirisin ken paranutin, kapsat, makita tayo, kapsat, nga saan nga pudlo. At siput, kapsat, at ikunada, pudno kakabsat nga pinarswa na tayo iti man nakabalin nga Diyos ngem iti naisurat iti libro Biblia kakabsat iti Diyos nga namarswa kanya tayo dita saan nga iso kakabsat saan nga iso agsipod niya kakabsat na binaliwan na nga rati istorya iso nga da iti nga sursuro birukan da kanya iti yung libro Biblia kakabsat ngem da iti nga sursuro awan pa'y iti libro Biblia agsipod niya kakabsat da ito ikit rugi alpa, kakabsat. Awan pa'y nga iti libro, ang sipot ta, awan pa'y langit, awan pa'y daga, awan pa'y tao, kakabsat. Iso da iti yung sursuro, awan pa'y nga talaga iti tao. Ngayon iti lawag kakabsat, kit adan. Iso da iti yung rugi, kakabsat. Da iti nga lawag kakabsat, iti muna kit awan pa'y iti pakaistoryaan na. Ngayon gabungor ti kakabsat, iti pinarswa da iti nga lawag. Iti pa nagparswana day tangalawag kakabsat ket adan ti pakaistoryaan day tangalawag. So naawag yun day tangalawag mga naawag nga Diyos kakabsat ang sipod ta isukit man nakabalin ta pinarswana kakabsat iti langit, iti daga, kini adan kakabsat. Ngayon day ti kakabsat nga pinarswana ti man nakabalin nga Diyos kakabsat ket awan iti nakabigbig. Awan iti nakamam mo. Ang sipot niya rin niya kapsat, ta sinukadanda iti libro Biblia. Kapsat. Isang atikunak man rin niya kapsat, haan kayo nga masaktan, kapsat, haan ko nga perjen iti libro Biblia. Ngem kapsat, awan met nga min iti lawag nga sarita, no sa anak nga mangalak kadagita nga sarita, nga naggapo iti libro Biblia. Dajemit iti pagbatayak, ket ilawlawag ko kapsat, digita nga kunada nga pudno nga sarita iti Dios. Kakabsat. Isa nga, iti kunada na ita nga libro Biblia, pinarswa na tayo iti man nakabaling nga Dios. Pudno, kakabsat.
ngem kasano na tayo nga pinarswa ti man nakabalin nga Dios. Ibagada kakabsat kunada digiti naduma nga pamati nangalak kanu ni Yahweh iti tapok wenno darat hiningaan hansat wenno binindisyonan na nagbalin nga tao. Anda mapaniknikan data kakabsat. Agsipot ta saan nga kasigay ti panakaparswa uray ni Adan saan nga kasigay ti panakaparswa na ni Adan. Azat. Saan nga nangala iti Dios iti tapok wenno darat pinarswa na nagbalin nga ni Adan. Haan, azat. Agsipot ta iti panakaparswa ti langit na parswa babaen ti sarita iti daga na parswa babaen ti sarita uray ni Adan. Na parswa met lang ni Adan babaen iti sarita. Azat. Haan nga nagkaputi daga ni Adan nga nagkaputi darat. Azat. Amirisen ken panunutin tayo kakabsat ni Adan. Pinarswa ti man nakabalin nga Dios kakabsat. May salaing kakabsat ti pinarswa ti man nakabalin nga Dios nga tao. Isulaing ni Adan. Ngem awan inakamamu ken ni Adan. Azat. Anya ti nakaamuan da ken ni Adan. Ni Adan pinagbasro da ni Adan. Azat. Ngem awan ti makamamu ken ni Adan. Uray ti Dios kakabsat awan pay ti makamamu. Agsipod ti kakabsat tani Adan ken iti Dios kakabsat ket may maysa nga bagi kakabsat ni Adan ken iti Dios may maysa abagi kakabsat isu ti ke pinarsuana kakabsat ngem tapno maawatan tayo kakabsat iti istorya iti maysa nga may maysa nga Dios nga man nakabalin nga isu day tanga lawag kakabsat ket irugi tay iti langit iti daga ken ni Adan kakabsat iyaman nakabalin nga Dios isuday taday tangalawag. Azat. Makita tayo, azat. Nagbasit. Ngayon iti lawag na sa nga lubungan. Iti bara na. Azat. Nagngato. Azat. Ngayon madray na iti bilag tayo iti daga. Dayta di jay mangipakita. Kakabsat nga. Isuday ta di jay man nakabalin. Azat. Ngayon awan iti mamati. Nga isuday ta di jay man nakabalin. Nga Diyos. Azat. Isa na ito yung mitigye ko na nalang ito masursuro saan mi nga ipilit ngem karbingan mi nga ilawlawag iyam amu kanyayo tigye man nakabalin. Agsipod ta ti binigbigit ya aming nga tao man nakabalin nga Diyos. Isa ti nasakit kakabsat isa ti ko na ni Ama Martiniano awan pa yung matimagam amu tigye man nakabalin nga Diyos. Isa na ito yung kakabsat isa na ito nga rudin di diyan man nakabalin. Apay nga naawag isuna nga Diyos. Agsibot na pinaraswara ti langit, daga kini Adan. Azat. Iti langit kini ti daga. Azat. Awan na kamaam mo. Ilawlawag man yun dito yung asursuro, iti langit kini ti daga. Kapsat. Iti langit kini ti daga para isu. Azat. Langit nga bubong, daga nga suelo. Dito tayo nga agyan, kapsat. Parswain ti man nakabalin nga Diyos. Kamsat, awang pa'y tao, awang pa'y. Ngayon, insaganan na iti langit kang tidaga, pagtaingan. Kamsat, ngayon awan iti nakabibig. Kamsat, kapong nga rin siya kamsat na naisaganan iti langit, iti daga kiniyadaan, na kamsat, agbalinin nga rin nga tao di man nakabalin. Kamsat, nga Diyos, babaen iti pinarswan na nga ni Adan. Tani Adan, na kamsat, iti templo wenno pagsaingan iti pannakabalin azat tapno matungpal digi arapaap ye man nakabalin nga awagan tay amin isuna iti Dios Ama wenno Ama azat isu nga kuna na digi si religion azat iti kayat iti Dios nga awag kanyana wenno pangbigbigan kanyana haan nga digi pannakabalin na no dikit didijay pinagkaamana. Azat. Diyay, Ama, iti awag tayo kanyana. Isang ako na tigit religion, ang tawag sa Diyos na gusto niya ay Ama. Yun ang original. Ngunit, binago ng mga matatalino. Kaya marami ng pangalan matawag na Ama. Ala, Kristo, kahit ano-anong pangalan na ginagamit nila. Kaya marami na ang pangalan ng Ama sa ibang-ibang lahi.
po. Ngunit, lahat po ang tawag niyan, winaawag iti amin di kita, Ama, absat, ikabarinan na. Ngim day to'y nga Ama, absat, awan ti makama mo. Absat. Iti amin nga reliyon nga nagbasa iti libro Biblia, santa nga namam mo, dayay Ama. Absat. Isugur di absat, itatan ko na na, gaputa nagbalining nga tao, iman nakabaling nga Diyos. Itinagan kin bagi ni Adan. Absat. Iti kuna timan nakabalin kin ni Adan. Adan, mang parsua ka ti kalanglangam na idumaking ka. Ngayon iti kuna ni Adan, awan iti pan nakabalin na. Kasano iso na nga makaparsua, ket may salaing iso na apinarsua. Ngayon iti kuna ti Diyos kin ni Adan, Adan, iti pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. Ito yung kakabsat nga nangalan ni Adan, iti sa nga rakim nga daga. Isudihin ko na dalmating nga sandakot na lupa, pero hindi si Adan. Yun po si Eva. Nililok ni Adan, yung kapirasong lupa, ginayin niya ang kanyang mukha, makawangis niya, pero naiba sa kanya. Mga kapatid, siya na si Eva. Ngayon, mayroon nang kasama si Adan na si Eva. Nagpasyar na kakabsat iti paraiso, namasyal sila sa paraiso. Ngayon, bumalik yung kaisipan na ang sabi ng Diyos sa kanila, Adan, unana kakabsat, iti Diyos kini Adan, kini Eva. Aramatin nyo iti rimyan tayo nga agpamilya. Tapnon adda iti suruan nyo nga agdayaw iti Diyos, agdayaw kada kayo. Gamitin ninyo ang iyong kasarian na magpamilya para mayroon kayong turuan na magpuri sa Diyos at magpuri sa inyo. Yun ang sinabi ng Diyos. Kaya, ginamit nila. Isong kakabsat nga, iti intay nga panagyang. Iti sumrek kakabsat iti ayat. Sana baring-baring. Ngamin na sinirik mo dahita kakabsat ngayat sumrikan iti maysa a responsibilidad. Azat. Saan kan nga agmay maysa? Azat. Ngamin na sinirik mo niti ayat na lawag kakabsat mangbuukan iti pamilyam. Azat. Tadita di jay pilik di jay ayat. Azat. Isang arat nga dahiti nga surusuro azat. Iti kunana awan pay iti makaamu tinagkapuanan na. Azat. Pudno, kakabsat. Ngamin iti ko na tanig iti mga ngaral, tayo ay nanggaling sa Alikabok o nagmula sa Alikabok na hindi naman nila mapatunayan. Kakabsat. So, magpasalamat tayo sa katuruang ito sapagkat ang katuruang ito ipapaliwanag niya kung saan po tayo nagmula. Tayo pong lahat ay nagmula sa dalawang pag-ibig. Po. Yan po ang pinagmulan ng lahat ng tao. Dalawang pag-ibig. Hindi sa Alikabok, hindi. Sa dalawang pag-ibig tayo, nagmula. Kaya nga kung pinasok mo na ang pag-ibig, ay hindi ka na maging independent, kundi ikaw ay magbubuo ng family. Ayun, ayun po, yung pagpinasok na natin ang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos po ay mayroong tatlong bahagi ang Diyos. Na tinatawag na Diyos. Ito po ay ang liwanag, pag-ibig at buhay. Nang dahil sa pag-ibig po ay magkakaroon ka, magkakaroon tayo, nagkaroon tayo ng buhay. Nang dahil po sa pag-ibig. Kaya kung isipin mo na ang mga itinuturo ng libro Biblia na sinasabi po ng mga nangaral ay hindi na totoo sapagkat alam mo na kung saan ka nagmula, alam mo na kung paano ka nabubuhay. Di ba po? Ayun po, ang kagandahan ng katuruan ito sapagkat ipinapaliwanag po. Kaya wala pang tunay na kakilala sa Diyos, ayan yung Diyos na ipakilala na ang langit at ang lupa, nakikita natin na langit, mayroon na eh. Nung isinilang tayo, mayroon na yung langit, mayroon na yung liwanag, mayroon ng lupa. Ang nakikita natin na ang lupa ay pinagtatamnan ay hindi po yun yung katotohanan. Sapagkat ang lupa at ang langit, ito nga yung tahanan
hindi sa diyan na pagtamnan ang lupa. Ngunit hindi natin nakilala ang pinagmulan. Kaya ang lupa po ay nagamit na pagtamnan para mayroon tayong pagkuhaan ng pagkain na magsilbi sa katawan, hindi sa buhay. O, sa katawan. Habang inaalam o kinikilala natin kung saan po tayo nagmula. Ngunit kung makilala na natin ang pinagmulan nating makapangyarihan, iyan na po. Babalik ang dati ng anyo ng lupa. Kaya ito na yung mahirap at hindi natin narigat tayong awatin na maminsan. Mahirap tanggapin kung minsan sapagkat ang lupa kung babalik sa dati, yung kaitsura niya, yung dating planada, yung planadang lupa, hallelujah, kung babalik hallelujah sa kahaleluya niya, dito po marami po ang mamamatay dito. Pagbabalik ang lupa sa dating anyon niya. Mga kapatid, ito yung mabigat. Kaya, sabi ng katuruan ito, kailangan kilalanin natin kung saan po tayo nagmula para makilala natin yung Diyos po na lumikas sa atin, sapagkat ang Diyos na lumikas sa atin, siya po yung salvation natin. Ayun. Kasi yung Diyos din ang nakasasalba sa atin, hindi yung reliyon, hindi lang paniwala talaga. Kasi ang Diyos po na nasa atin ngayon po ipapakilala buhay. Lahat po tayo ay mayroong Diyos basta ikaw ay buhay. Ito po yung Diyos na nasa atin, yung buhay natin. Yan po ang bumubuhay sa atin. Yan ang Diyos. Paano napunta sa inyo ang buhay? Paano napunta sa atin ang Diyos na buhay? Yung buhay. Oh. Kaya nga, wala nga nakakilala kay Adan. Oh. Sapagkat, walang alam ang tao na si Adan o yung Diyos na makapangyarihan ay nagpamilya. Hindi nila alam. Kaya maraming salamat sa katuruan ito at ipakilala sa inyo na ang Diyos po na makapangyarihan ay nagpamilya po siya. Si Adan at Eva ang pinagmulan ng buhay at katawan natin, ngunit walang nakakilala. Bagkos na magpasalamat tayo kay Adan at Eva, ay hindi po, sapagkat sa katalinuhan ng tao, si Adan at Eva ay pinagkasala. O, na yun ay hindi na bagay o hindi na akma sa salita na sinasabi nila na ang libro Biblia ay salita ng Diyos. Sapagkat kung pinagkasala mo na si Adan, maliwanag, nagkasala din ng Diyos. O saan po kayo nagmula? Ayun po yung tanong, saan po kayo nagmula? Kung nagkasala si Adan, saan po kayo nagmula? Si Adan ang pinagmulan nating lahat. Walang iba. Oh, kaya, ngayon na sa pagkaintindi natin sa katuruan, ang langit at ang lupa, ito na po yung magulang natin. Maliwanag na ang bumuo ng buong mundo, ama at ina, ng paano? Kasi kung ikaw ay manalangin, ang iyong tinatawag, ama, langit yan. Alam niyo ba ang kahulugan ng langit? Buhay. Saan po nagmula ang buhay? O saan nanggaling ang buhay? Sa ama. Sa ama lang nanggaling ang buhay. Hindi pwedeng ina ang pagmulan ng buhay. Hindi. Ama ang pagmulan ng buhay. Kaya nga yung Diyos na makapangyarihan. Nagkatawang tao siya sa pangalan at katawan ni Adan. Pero sino ang kumilala sa kanya? Wala. Ngayon, ang tatalino ng tao, paano kayo nabubuhay? Ayun na po. Ang alam ng tao, nabubuhay sila sa pagkain, ngunit hindi po. Kaya walang nabuhay na tao na hindi po
nagmula sa Ama at Ina. Kaya walang nabubuhay sa pangsarili lamang, wala. Nabubuhay ng tao dahil sa Ama at Ina. Kaya ngayon, tingnan mo mga tao sa mga magulang nila o hindi pa pinasalamatan. Pagkos kung mayroong hindi maganda na salita na magmula sa magulang, yung anak naman na walang isip o hindi pa nakilala ang ama, kaaway na niya, magulang niya. So, sinong magulang na gustuhin na mapariwara ang kanyang anak? Siyempre, ang gusto niyang magulang, ang gusto ng magulang, magandang kinabukasan. Ngunit hindi nila maintindihan. Anong sabi nila? Hindi na ako bigyan ng kapayapaan o waya-waya. Ay, hindi. Kasi po, ang pagkaalam natin, tayo'y tama. Magulang natin, hindi. Hindi po. Hindi lang natin maintindihan. Bakit? Ano ang pinag-aawayan ng mga anak? Mga anak, kung sila po ay sunod sa layaw, mga magulang nila kahit nahihirapan, anong gusto nila? Humingi lang ng humingi, kahit wala, pilitin din ang parwarin. Ayun ang hindi maganda, mga kapatid. Kaya nga hindi natin nakilala ang magulang natin. Inaliwala lang natin ang magulang natin. Ngunit, kung isipin natin po, mga salita ng mga nangangaral, sa reliyon, sabi nila, huwag kayong maniwala sa Diyos-Diyosan, sabi nila. Maniwala kayo sa lumalang. O sinong lumalang sa inyo? Ayaw nyo na magulang nyo lumalang sa inyo? Yan na nga. Sinasabi nila, ito ay spekulasyon lamang, ang katuruan ito. Ngunit kung isipin mo po, ito ay hindi spekulasyon sapagkat ito ay ipinapaliwanag kung bakit kayo nalikha. Sinong lumikha sa atin? Magulang natin. Ama ang pinagmulan ng buhay at ang katawan nalilok sa sinapukunan ng ating ina. Ama at ina ang lumalang sa atin. Ayun po, ang liwanag. Ngayon, ipipilit nila ang libro Biblia, salita ng Diyos. Ako naman, magtanong, sinong Diyos ang nagsalita? Sapagkat po, ang Diyos, usapang Diyos ha, usapang Diyos, ang Diyos po ay hindi po tao. Ayon po ay kapangyarihan o makapangyarihan. Paano magsasalita ang kapangyarihan? Ayan, liwanag. Ayan yung makapangyarihan. Paano magsasalita niyan? Wala, hindi tao. Ngayon, hindi pa sila maniwala. Yung taong nagsasalita, hindi nila paniwalaan. Anong gusto nilang magsalita? Diyos? Ni kailanman po, ang Diyos po ay hindi po magsalita. Sapagkat, ang Diyos po ay nagkatawang tao para po siya ay magsalita. Paano po kayo makapagsalita? Kung wala na ang Diyos sa atin, hindi na tayo makapagsalita. Wala na tayong magawa. Wala na. Ayun ang ipinapaintindi ang katuruan ito po. Ngunit hindi pa ipapili, hindi pa ipipilit, hindi pa pipili. Ipapaliwanag lang, nasa inyo na, kung gusto nyo o hindi. Ipinapaliwanag lang, hindi pinipilit. Hindi katulad ng libro Biblia, nung pumasok dito sa Pilipinas, anong ginawa nila? Ang hindi maniwala sa librong yan, puputulan ng ulo. Ayan po, ang sabi nila. Nung ipinasok nila ang libro Bibliyang yan, ang hindi maniwala, puputulan ng ulo. Pero ang katuruan ito, hindi ipinipilit. Yun lang may gusto na mabuhay na walang hanggan. Yun lang ang regalo natin. Kasi po, ang mga tao, ang alam nila ay mamamatay lahat ang tao, hindi lang sabay-sabay. Eh, siyempre, ang alam nila, sunod-sunod. Kasi hindi nila alam na mayroong buhay na walang hanggan. Ayon, tinaasan na nila ang makapangyarihan. Sapagkat sabi ng mga matatalino, lahat ng tao'y mamamatay. Ngayon, sabi nila,
Kung gusto mong ibig mabuhay ng walang hanggan, mamamatay ka muna bago ka mabubuhay na walang hanggan. Wala na po. Hindi mo na mababalikan ang iyong katawan kapag ikaw ay namatay na. Sapagkat nasira na yung katawan mo. Hindi mo na mabalikan. Sinungaling, sinasabi nila na mabubuhay ka. Katulad nung Huwebes. Merong namatay na kapitbahay namin. Pumunta ako, nakipaglibing. Yung pare ay nag-alay ng misa sa kanya. Sabi niya, si Hesu Kristo daw ay good shepherd. Sabi niya. Ngayon, itinagaalog pa niya. Si Jesus daw ay mabuting pastol. Dingin niya, sabi niya. Ako naman, kung ako ang magsasabi o magtatanong, ano naman ang ikinabubuting pastol ni Jesus? E yung alaga na pastol niya, namatay. Alam niyo ba ang namatay, ang mamamatay ay kasalanan sa Diyos? Hindi nga rin nga mabuting pastol si Jesu Kristo. Kasi napabayaan niya yung pastol niya na isa inamatay. Hindi. Nakulangan yung pastol. Ngayon, isipin ninyo yung salita kung mabuti o hindi. Mga kapatid, isang kanyo kunak, hindi muna na nga palawin nga on pa iti makaawat ti sarita na pintas. Ngimitagtan tada makaawat iti sarita. Ang panunot kayo, kakansat. Isang kanyo kunak, hanak mang perdi. Ngem digiti metlay nga sarita iti pagbatayak nga mangilawlawag digay kinapudlo tapno maawatan nyo ken maawatan tayo kasat imbaga na ni Jesucristo ti naimbag nga pastor iti pastor adda ti pastor na nga karnero digita tattao digita nga tattao ti pastor na sikano iti pastor mo nga karnero kamatay nyak ko na digay nang biling king nga pastor. Azat, sino ti kunanad yan ang biningking ka nga pastor? Binaipayam, iti pastor mo. Iso nga, natadael, when no natay. Katay bagada nga naimbag ni Jesus nga pastor. Kasano, anya nga pastor nga rin tatati kaimbag na. Azat. Azat, ilawlawag ko lang nga, ang kuperjen. Azat, ilawlawag ko lang. Tapnon. Agsat, mariing iti ka panunutan kini iti kapuspuswan nyo, kakabsat, ngamin ijay kinapudno. Agsat. Handa kami ngayon lawlawag, kakabsat, ijay kinapudno. Isang ngarad nga, oray pa ni Jay, na marswa kanyada, kit iso ka ni Yesu Kristo. Agsat, ngayon, saan da nga papaniknikan, kakabsat, nga ni Yesu Kristo, iti na marswa kanyada. Agsipo siya, kakabsat, tatikona na tayo masurusuro, mayroon kayong pinagmulan. Adda pinagkapuanan tayo amin. Alsa. Isang arti ko na nagdudumaman nga ama, iba man ang tatay mo, iba ang tatay ko, ibang nanay mo, ibang nanay ko, ngunit ang bumubuhay sa atin, paano tayo magkakapareho? Dahil sa Diyos na magkapangyarihan. Ngunit walang nakakilala. Sino ang bumubuhay sa atin? Makapangyarihan Diyos. Yan po ang mayroon sa atin. Kaya mga magulang, ito po ay nagamit lang po na instrumento para tayo po ay malikha. Ano ang pasimula? Diyos na makapangyarihan, nagkatawang tao. Pero walang nakakilala. Kaya nga, binago ang istorya, libro Biblia. Ngayon, ang sabi ng mga matatalino, kayo po ay mag-aaral. Sabi nila, bumastos ka sa paralan, nagmulan ng kinder, nung kami, wala pang kinder. Walang bayaran sa kinder. Wala. Ang noong kwan, nung makakalipas na ng taon, mayroon na ang katon. Katon ang unang pangalan ng mga kinder. Nung mag-high-tech ang sa katalinuhan ng tao, andyan na, mayroon ng nursery. Pagkatapos, kinder na, kinder 1, kinder 2, ganun na. Sapagkat, yung high-tech na nga ang katalino. Kaya, nag-improve. Ayun na po, sabi nila. Ngayon, ang kinder po, kinder pa lang, gagastos ka na. Diba? Bumili ka ng libro, walang libre. Bumili ka na ng libro. Kung gusto mo ang anak mo'y matuto,
Bumili ka ng libro, bumili ka ng kagamitan ng bata para meron siyang basahin para makaaral. Ganun na ngayon. Oh. Ang grade 1 na ngayon, eh magastos pa rin. Mabuti pa sa amin nung grade 1 kami, mayroon kaming libreng tinapay. May rasyon eh. Mayroong libreng tinapay manggagaling sa yung Amerika, magbibigay ng Amerika ng tulong sa Pilipinas. Ganun ang pagkaalam ko ah. Sapagkat yun ang sinasabi nila eh. Ang magbibigay ng claim at saka yung trigo at saka yung arena ay magmula sa malalaking bansa, sa mayayamang bansa. Ayun po. Nang lutuin naman yung mga marunong magluto para tinapay, maging nutriban, ibibigay siya mag-aaral. Pero nung mag-high-tech na, nang naman yan, ang nutriban, mababayaran na. Diba? Limang centavo ang una sa umpisa. Nung mag-ano na, 25 centavos na, hanggang sa inalis na nila sapagkat, hindi ko alam, siguro yun ay daan na naman ng korupsyon ng mga matatalino. Ganun ang on kasi po. Ngayon, sabi ng mga nangangaral na pag-aralin natin ang mga anak para maginhawa po ang kabuhayan, pangkabuhayan nila o ano po. Eh ayun, meron nag-aral, naggastos, hindi nakatapos ng kurso, sayang yung gastos. Di ba po? Ang mahal ko naman, mayroon naman nakatapos, hindi nakalang lisensya, hindi nakakuha ng lisensya, wala, hindi niya magagamit. Wala din, mga kapatid. Ngayon, pag gusto mong magtrabaho, kahit janitor man lang, kung hindi ka high school graduate, hindi ka makapasok, kung hindi ka makalakas, hindi ka malakas sa kumpanya, kung hindi ka high school graduate, hindi ka pa makapapasok. Paano na ngayon yan? Po. Ngayon, po, tanong naman, sa lahat po ng nakatapos ng aral, sila na po ay nagtatrabaho. Hindi po ba kayo nahihirapan sa pagtatrabaho ninyo? Maraming nagre-reklamo eh sa na nakapag-aral. Eh, mahirap daw ang kanyang trabaho. Maghapon na kao po. Siyempre, kung ano lang ginagawa, nakakapagod naman. Di ba po? Bakit? Eh sabi ng mga nangangaral, mag-aaral. Pag nakapag-aaral na kayo, hindi na kayo maghirap. Naghihirap naman sila sa pagtatrabaho. Ngunit, mayroong kabayaran. Sweldo. Ayun po kasi ang mahalaga sa atin, yung pera. Ngunit yung bumubuhay sa atin, walang halaga. Di ba po? Walang halaga yung bumubuhay sa atin. Wala. Diyos-Diyosan lang yun. Oh. Ngunit ngayon, may papakilala na kung ano ang bumubuhay sa atin. Kailangan kilalanin natin yung bumubuhay. Yun na nga sinabi ko sa nakarani. Ginamit mo ang buhay at ang katawan, hindi mo pa alam kung anong pinagmulan yan, kung saan nagmula. Ginamit mo nang humanap ng pera. Oh, ngayon marami ka ng pera. Di ba? Sabihin mo, ang bumubuhay sa iyo, pera. Sapagkat marami ka ng pera, kaya mo nang buhayin ang iyong sarili. Paano ka nabuhay? Po? Ayun. Ayun po eh. Kaya kailangan, kilalanin mo muna kung paano ka po nabuhay bago ka magmayabang. Di ba? Ayun. So, wala, lahat eh, wala. Sa katuruan ito, wala kang ipagyayabang dito sapagkat ang tali-talino mo nga eh, wala ka pang alam sapagkat ang iyong kinabubuhay, hindi mo pa alam saan ka po nagmula, hindi mo pa alam kung saan po ikaw nagmula. Lahat ng tao, sabi ni Ama Martinyan, wala pang nakakilala sa Diyos. Wala pang nakalam kung saan po sila nagmula. Wala pang makalam kung paano po sila nabubuhay. Lahat po, simpleng katanungan lang. Kaya magpasalamat po tayo sa katuruan ito. Ang katuruan ito ay paliwanag niya po. Nasa inyo na kung ayaw nyo. Sapagkat
hindi po gumagamit ng libro Biblia. So kung spekulasyon man, ikaw nang mag-isip, hindi namin sinasabi ang katuruan ito po ay katotohanan. Kayo po ang magsasabi sa pamamagitan ng paglimi ninyo sa bawat salita, kayo po ang magsabi na ang katuruan ito po ay totoo. Hindi po spekulasyon lamang. Sapagkat kung saan po ikaw nagmula, kaya nga kung ako'y magpapaliwanag, umpisaan ko po sa umpisa. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Ang liwanag po ay mayroon na. Ayun po yung umpisa, liwanag. Kaya kung tignan po ninyo yung blessing namin, liwanag, pag-ibig, at buhay. Ayun po, liwanag, pag-ibig, at buhay. Yung istorya naman, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao, ang liwanag po ay mayroon na. Ayun yung mga kapangyarihan. Yan po ng makapangyarihang yan ay hindi pa matawag na Diyos. Liwanag pa lamang. Ngunit nung linikha niya po ang langit at ang lupa at si Adan, ang liwanag po na yan ay natawag na siyang Diyos. Ayun, meron na kasing linikha. Mayroon nang kasaysayan ang liwanag na yan. Sapagkat ang kanyang linikha, ito na ang maisasaysay. O maisaraysay. Ngunit wala pong nakakilala sa katiluluhan ng tao po. So ilan-ilan lang po ang nagbigyan o nangitadan ni Diyos yung kaalaman. Ang binigyan ng Diyos ng kaalaman, ilan-ilan lang, hindi niya ibinigay sa matatalino po. Hindi. Ibinigay niya po sa mangmang. Kaya nga, siguro po, tignan nyo naman, simple lang naman ito. Walang natapos na kurso, wala. Elementary graduate lang po ito. Kaya, mahirap nilang paniwalaan. Hindi, wala na akong problema doon. Maniwala man kayo, hindi. Paniwalaan man ako, hindi. Wala na akong problema. Ang problema ko lang po, yung ipapaliwanag ko po sa inyo para maunawaan at maliwanagan ang isip at puso ninyo. Yan lang sa akin. Oh. Pero kung ikaw ay may isip, meron kang aral, may pinag-aralan ka, siyempre maintindihan mo naman yung pagpapaliwanag. Hindi katulad ng libro Biblia, kung ikaw ay hindi na nakapag-aral, hindi mo na mauunawaan. Ngunit kahit hindi ka man nag-aral, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kaalaman, kahit hindi ka nag-aral, alam mo yung linalaman ng libro Biblia. Oh. Ngayon, kung hindi nyo alam, kung natutulog kayo sa kamangmangan, sa pagkawalang alam, ang libro Biblia binabasa nyo, anong pakistoryan yan, anong istorya yan, nakasulat sa libro Biblia? Israel, kaya nga yung mga matatalino na ang mga pinaka na paniwala, nag-aaway sila. Ang sabi ninyong yung dating dan, sabi niya, hindi Israel dito. Ngunit ano ang binabasa? Gawa sa Israel. Tingnan nyo, basahin nyo yung libro. Kung anong istorya, nagmula kay Paraon. Oh, di ba? Kay Moses. Kaya nga sabi yung mga ngaral na sinasabi niya, yung 10 utos, kay Moses daw yon. Sabi naman yung matalino na nangangaral din, inalis daw ni Kristo yung 10 utos na. Iba na. Ano na ngayon? Isip mo pa lamang, magkasala ka na. Ayun, ang talino. Po. Sino po ang taong hindi mag-isip ng hindi maganda? Walang tao po na hindi makakaisip ng hindi maganda, lalo na kung sabik sa pera, sabik sa pagmamahal, o sa anong bagay po, ay makakaisip ka ng hindi mabuti. Di ba po? Ngunit kahit gaano man kamali o kasama yung isip mo, kung walang aksyon o walang gawa, ay hindi po maibubunyag yung isip mo. Ngunit yung isip mo ay ginawa mo, isip at gawa,
ay, siyempre, doon ka na matitiklo. Sapagkat yung isip mo, ginawa mo, kung magnakaw man o mag, ano, yung masamang bagay. Ayun, kung walang gawa, wala, hindi nila alam. Sino naman ang taong makakabasa sa isipan? Wala. Maliban lang sa lumikha. Ayun po, sapagkat ang Diyos po ang bumubuhay sa atin po. Kaya kilalanin natin ang Diyos na bumubuhay sa atin. Ama at Ina ang pinagmulan natin po. Kaya nga sinasabi ko noon, hindi natin pwedeng tawagin na Ama ang Diyos, sapagkat ang Diyos po ay hindi po tao. Bakit nga rod o bakit tinawag natin na Ama ang Diyos? Sapagkat ang Diyos po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang likha. Sa pagpamilyan niya po ay meron na silang anak. Tayo na yung anak po. Tumawag tayo sa kanya ng Diyos Ama. Ayun na po. Sapagkat siya po ang pinagmulan ng buhay. Buhay ko, buhay mo, buhay ng buong mundo, iisang Ama ang pinagmulan po. Ito yung magpapatunay na yung makapangyarihan po na liwanag, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Adan. Lahat po tayo, buong mundo, iisa ang buhay natin. Iisa po ang katawan natin. Katawan mo, katawan ko, katawan ng buong mundo, iisa po. Kaya, sabi ni Ama Martiniano at Inay Conchita, tayo pong lahat ay magkakapatid. Iba-iba man ang lahi, ngunit magkakapatid tayo. Oh, sinong kumilala sa pinagmulan nila? Wala pa. Wala pa po. Ito pa lang na katuruan. Kung ayaw niyong kumilala, na katulad namin na nakakilala na sa pinagmulan namin, kung ayaw niyo, eh huwag naman kayo, huwag naman kayong pilitin. Ipinapaliwalag lang namin. Yung may gustong mabuhay na walang hanggan, yan po ang kumilala sapagkat sa pagdating ng panahon. Oh. Ulitin ko na naman, sinabi ko sa nakaraan. Oh. Sapagkat ang libro ng Biblia ay pinagpipilitan pa lang hanggang ngayon. Sabihin ko na naman, oh, tandaan ninyo, pagdating ng panahon, ang libro Biblia po ay isusuko po dito, isusurrender sa katuruang ito. Sapagkat ang katuruang yan, ang libro Biblia ay hindi katotohanan. Gawa lang ng matalinong tao. Oh, ayan po, tandaan ninyo. Isusurrender ang libro Biblia na iyan po ay hindi totoo. Bakit? Po, kasi po ang panahon ni Ama Adan, walang kumakain. Walang pagkain, walang kumakain. Ano ang bumubuhay sa atin? Ang makapangyarihan. Buhay. Po. Huminga ka lang, buhay ka na. Hindi mo na kailangan ng pera. Hindi mo na kailangan magpagod. Eh, bakit? Paano ka pa magpapagod eh? Hindi ka namang gutom. Bakit? Paano na, paano kasi naghanap ang pera? Dahil sa gutom. Di ba po? Dahil sa gutom kasi. Kaya tayo ay naghanap ng pera. Anong hinapan natin ng pera? Yung bunganga. Ngawa ng ngawa. Pero kung wala nang makain, o baka humina. Ayan po. Oh, hindi naman kumakain yung buhay. Pero walang nakakilala. Magpasalamat nga tayo dito sa katuruan ito. Po. Sapagkat kami noon ang umpisa, Diyos na makapangyarihan. Paano namin makikilala? Ang salita ay siya ang Diyos. Yan po. Paano mo mauunawaan yun? Diyos ay salita. Paano mo maunawaan? Ang salita ay Diyos. Ngunit ang inaral po ng mga tao, salita daw ng Diyos. Hindi yung Diyos ang inaral. Ngunit ang katuruan ito, ang ipinapaliwanag po sa inyo, yung salita na Diyos, no? Ay yun po yung makapangyarihan. Hindi po yung salita ng Diyos.
kundi yung Diyos po na salita. Yun po yung makapangyarihan. Ayun po, yung ninika ng langit, lupa at sa kadiyadan, iwalang naniwala. Kaya sinabi ni Ama Martiniano, wala pang naniwala at nagtiwala sa Diyos. Anong pinagkatiwalaan natin? Yun na yung libro, yung mga matatalino, yung doctor at science, yun na yun. Ang pinagkatiwalaan natin. Ngunit kung yung Diyos, iwala. Kaya sabi ni Ama Martiniano, kawawa ang tao. Tayo po yung kawawa. Kapagkat nabubuhay tayo, hindi pa natin alam kung paano tayo nabubuhay. Naisilang po tayo o linikha po tayo, nalikha po tayo, hindi pa natin alam kung paano tayo nalikha. Kaya salamat sa katuruan ito. Katuruan ni Ama Martiniano at Inay Conchita, iisang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng tatlong persona na ating ikinabubuhayan. Kaya walang tao na nabuhay na hindi nagmula sa magulang. Sapagkat sa pag-ibig tayo, nabuhay. Sa pag-ibig tayo, nagkaroon ng buhay. Kaya sinasabi nila, ang Diyos daw ay pag-ibig, ngunit hanggang sa salita po lamang sila. Diyos ay pag-ibig, sabi nila. Ngunit kung tanungin mo sila, kung paano naman naging Diyos ang pag-ibig? Basta Diyos ang pag-ibig. Wala na. Ngunit dito sa katuruan ito, ipapaliwanag. Ang Diyos ay pag-ibig sapagkat ang dalawang pag-ibig po ay nakalikha po ng buhay. Diba? Ayun. Nang papaano ang pag-ibig ng tatay mo at pag-ibig ng nanay mo, nag-isa sila pagkatapos ng 7 buwan o 9 na buwan, ayun na yung patunay ang ginawa nilang hindi nila alam. Ayun po eh. Ayun nga, kahit kayo ay magyawa, kung hindi ninyo gamitin ang inyong kasarian, walang mangyari. Ayun po, kahit ilang taon kayong magyawa, walang mangyari. Basta huwag ninyong gagamitin ang inyong kasarian. Ngunit kung ginamit na ninyo ang kasarian ninyo, ay hindi na magtagal. Lalabas yung patunay na mayroong kayong ginawang kababalaghan. Ayan po. Kaya nga, ang alam ng tao, walang kapangyarihan. Ngunit mayroon. Mayroon po. Lahat ng tao pag nabubuhay, mayroong kapangyarihan. Pero pilit na hindi niya nasabi nila, wala daw, mayroon. Hindi niyo lang alam o hindi niyo lang kilala. Hindi alam gamitin. Paano mo magagalaw ang kamay mo kung wala kang kapangyarihan? Paano ka makapagsasalita kung wala kang kapangyarihan? Paano ka makapunta sa gusto mong puntahan kung wala kang kapangyarihan? Ano ang kapangyarihan na tinutukoy ko? Buhay. Sampu nagmula yan, yung makapangyarihan. Kaya nga eh, nagmula po tayo sa makapangyarihan. Ngunit yung makapangyarihan, walang nakakilala sa kanya. Salamat sa katuruang ito, sapagkat sa katuruang ito, ipapakilala na niya yung kapangyarihan mayroon sa atin. Kaya huwag mo na itaya ang iyong buhay na ikaw ay mamamatay pag maniwala ka lang kay Kristo. Huwag mo lang itaya yung buhay mo. Nakasigurado ka na nabuhay. Buhay ka. Pagkatapos sa pagsunod mo kay Kristo, itataya mo yung buhay mo. Mamamatay ka, akyat ka sa langit. Wala na. Wala na po. Wala na. Kasi yung katawan mo masisira na. Sapagkat ang alam mo, galing ka sa lupa, babalik ka na rin sa lupa. Yan ang alam mo eh. Ngunit kung kilalanin mo kung saan ka nagmula, sa pag-alaga mo ng iyong katawan, ay hindi ka lilisanin ang iyong buhay. Pag hindi lumisan sa iyo ang buhay,
ni kailanman hindi ka mamamatay. O, kahit hindi ka na maka... Sabi niyang mga nag-aaral doon, sa Ilocano kasi, mahirap nga ipaliwanag sa Tagalog. At dahil di may isa nga nagparangmit nga reliyon, iti Bibli, iti cellphone, kunana. No, agbiag tayo nga, agnanayon kunana, ag problema tayo mo ilang, kunana. DJ nga, bakit? Bakit DJ ninunoda? Abay, kami nagtawang ka ni Tito Agasot. Siyempre, si Bibiyak kangarod, ang kanatay. Hanggamit ka nung nga makakutin, nagulo na ilkalain. Dagkig kaming kakatsat, handa nga amu di kiti na puno. Iso nga kunada nga kasay, nagtawin ka kanun iti sa duagasutin, narigit ka kanun makalauna, makalunailan, kakakano makakutin, agit da ka kanulatan. Hanyo gamin amu di kiti na puno, kakatsat. Iso nga giyaman titi dito nga sursuro, iyam amu na kakatsat. Iti pa nakaamutay di kiti kinapudno, kakatsat, nga naggapuanan tibiyak, kiniti bagi tayo. Agsubli hanggang di tinagapuanan tayo kakamsat. Or orayin nyo agsubli ni Kristo, or orayin ni sinumang nga pamati ti ayan nyo, anya ti orayin nyo agsubli. Agsipod siya kakamsat na ito ti una, muna, iti na ito yung pamati, iti agsubli kat ni Adan. Tayo sumindi dyan ti pinarswa ti man nakabaling nga Diyos kit, kakamsat, ni Adan. Ang komuno kasano yung nga binaliwan, kakamsat. Ngayon ti pinarswa nga min ti man nakabaling nga Diyos, iso ni Adan, kakamsat. Iti pa nagsubli na, kakabsat, at tawang ka man iti duwa kaso. Kasala dato eh, kakabsat, nga langa, yan mo yung laklakayanay, laklakayo dunay, kakabsat. Ngayon iti pa nagsubli ni Amadan, kakabsat, agbukas tayo. Kakabsat, baliwan na tila nga tayo, kakabsat. Nasikaman ka to, Paul, kakabsat, mabuo dati ang ipon mo. Kakabsat, ngayon siya, nga makauray, kakabsat, na nagsarita kami, na nagpalawag nga, awang ngipon na, bululno ka. Kasat, isang nagapura, kasat ta, nagpangipon ako, ngayon din niya maadan, kasat, may cut data, kasat, agbalin tayo nga, sweet 16, 17, 18, wino 19. Tigi kakabsat dun, itilanga tayo, haaring nga mabaliwan. Agtalinaid tayo dyan, kasat, ingana, ingana. Kasat, apa nga min nga lumakay tayo, kasat, wino, ugod-ugod nga kunada. Nga min dito, hante pa nakaamok, kasat, ginagapuanan tayo, iso nga itibagi, na abuso, trabaho, nga trabaho, aldaw man kinrabi eh. Ah, kita nyo. Inikan na tayo, kasat, iti Diyos, iti waya-waya, tapon agamit kumay tinana. Agamit na pag-rest tayo, kasat, iti bagi. Kasat, ngayon kadagat yung arod, hanggarod lahat nga, maawatan. Tangaming kaabsat, sikun kadagiti nag-istorya, kunada, indawat kanumit laing iti tao, nga agda iti rabiki. Tapnon adamot ni Jey, pasit kaabsat iti pa nag-rest na nga ang trabaho. So naitod, iti rabiki, kaabsat. Hindi pa nga rabiki, kaabsat, sinyalin iti basol, kaabsat. Ngayon, uray pa ikasta, kaabsat, uray man sinyal iti basol, naitod, kaabsat iti nga rabiki. Tapnon, papatgan din yung kitaw da nga adamot iti rest inda nga panagtarabaho. Ngim, hanmutin nga mausar, kakasat. Tagamin iti tao, gapu iti kasakim na, kakasat. Aldaw kin rabi eh, agtarabaho. Ngayon, dakil ti bayad na, iti agtarabaho ti rabi. Iso nga nasika ka, agtarabaho ka, di agmalamalim. At dapat iti overtime mo, dakil sweldo, kakasat. Ngayon na agsingir ti basol. Yakapsat, di kaya dakil nga sweldom na baka nakurang pa yung hospital kapag bayad mo. Yakapsat, isang orin niya dahil ito'y manin, iti pagyamanan di tinitin yung kasursuro, kapsat, ta adamanin nga nang riing iya kapanunutan nga hantay nga abusuin. Dahil tanga bagi, kapsat, ngayon ko namin di kaya kapsat mi, kapsat nga brother ko, mananamit. Ha? Uri ko kurma datatapagi. Hamang may nagpambanugan. Manana, uri maperde. Hamang kasi ka nagpanug. Ito na itang abagi. Oh, dahil nyo kapsat. So, nuhang kang nagpanunot. Kapsat. Iti palang igugur ito na itang abagi. Kit ang singir di basol. Hanga niya po Diyos, kakapsat. Ngamin ti kaaduan, kakapsat nga. Nakamatan na kita tao, numatay ti may sanga tao,
Absat kunada inala ni Apo Diyos. Nakim kanon ni Apo Diyos. Ano ngay na Apo Diyos tatabiyag mo? Ano ngay na Apo Diyos tatabagin? Inted na king kanalain na pay. Absat. Digita nga sarita, saan nyo may parming inyay Diyos? Pinarsuan na kan. Tapos, alaan na ligya biya ko. Bagbagada. Itilain ka no Diyos, tedaan karbigan ng mga alat ibiag ti tao. Ah, inakman damanin. Awan ti karbigan na. Asa? Nalpas na nga inted. Adaking kan, anya ti kunana, ay wanam dayta bagi kinleta nga biyag mo. Taklusahan nga pumanaw. Anya ti inaramid mo, inabusam dayta nga biyag. Saan niya kaya't di tangabiyag tagtali na aking ka? Gaputi pa nang abusam itabagin, panawan na ka. Kuray ano kwarta, mamumay gawi di di biyag. Mamumay gawi. Ika't nagkakangatong ospital. Tapsat, hanga kaya't di biyag tagtali na di tabagin. Panawan na ka. Awan. Goodbye. Tanda, kakapsat. Oh, dapat sir, bim, baling ka pa yung pataba. Kaya't nakapay mula. Kaya ka sa titi kasamak iti tao. Saan nga may suro, kasat mino saan na nga amo tinagkapanan na. At yaman tayo ka sa titi nga sursuro, ha, kami matikit nga ipilit kita kayo, ha, yun. Eh, no, amuin nyo ka sa tinagkapanan nyo, kasat, kit ang tungpal tayo kanya na, agbiag tayo nga agdanayon, kasat, si tayo ti sumabat, na anak na nga makamamu kanya na, kasat. Manmano pa ilaing kakabsat ti magam amo. Isang word niya ko nakigintikin na sa saritak nga membro ti kardente dating daan. Nukas la kadakkel itiner work kaya iti dating daan. Dahil ti nga surusuro. Awanin ti ang ligat. Awanin. Apay, agsipot siya kapsat, siyempre maragsakan ang tinagkapanan tayo. Kapsat, biyag nga nanayon. E kasano, kapsat? 7.5 billion nga anak ni Giman nakabaling nga Diyos. Manupay lang makaamo kanya na. Aung pay. Adamit porsyento nga batitin ha mga zero at adamit din. Nga kapsat. Aung pay ribo na. Ngayon maam pay mabilang. Nga kapsat di jay. Nga min. Dakil di jay porsyento. Di jay dakil di jay. 7.5 billion iji sa nga pulo laing nga tao. May kabilang iyayin, kakamsat, 7.5 billion. Kasano tayo nga awagan na yung porsyento? Haan ba di? Madipay, mabaling. Kakamsat. Anda may bilang, pero hampay mabaling nga may bagang nga porsyento, hampay. Kakamsat. O, isang nga pulo. Kakamsat. Isang orte niya, pag isar dami kini Sister Alma, hindi madama nga umuli dati nga susuro. Kasi lang din yung programa ni Willie Rediyame. Pera o bayong yun. Hindi makasumbat, hindi ka napod nung sarita, nga sa lunsod, siyempre apanda pumila. Kapsat, tapno no maka, magpasit di pera o bayong. Kapsat, oh, pasit ti Iglesia, pasit ti Romano, pasit ti Sabatista, pasit na ito nga sursuro. Kapsat, kitain nyo, kapsat, ang pipila tao, hindi pasit ito nga sursuro, sa nga pulo. Iglesia ni Cristo, nagarban. Katoliko, arban. Sabatista, nagano. Sursuro. Iyan mo martin niya, no? Asan? Sang-sang apulo. Asan din na pa panam? Inyayatado. Oo, mapangga niya, arban. Nga minisok ko naman ti Iglesia, eh. Ang papanam, arban. Papananda. Asan? Ito'y awan mo, makamo, makabibig. Asan? Nga handa nga mo, asan? Nga di siya patit. Isu di siya, di siya, ayan di siya kinaputlo. Asan? Isu nga rin di siya, ang damit nga, siyempre isurutin ti tao, isu nga nagdakil nito, kapsat. Tata, naglalastog na, kapsat. Ang kupa ng perde, kapsat. Ngayon, misuta ka ng tipudlo, kapsat. Ang lalumanin, tata, na, kapsat. Taadamanin, tinakasurat iti cellphone. Kunada, kapsat, iti kanu, Iglesia ni Cristo, isupudlo. Kunada manin, kapsat, ang cellphone. Ang sipod na iti kinabaknang, nga madamang maribribisa. Nga balito, kapsat. Tata, nagadalan na ba rin? Libro Biblia man rin, kakabsat. Ngayon, isang may video ko na kakabsat na iti Libro Biblia laing ti pagbasbasihan nyo ang mapangkanyayo di dyan kinapudno, kakabsat. Apay, ada kanya kami dyan kinapudno eh, kakabsat. Apay, inya ti pinarso ti man nakabaling nga Diyos.
Langit, daga, iniadan. Iti langit, kitkitaan nyo may, kyalsat, hanga tao, langit, kitkitaan nyo may. Iti daga, hanga tao, kitkitaan nyo may, kyalsat. Ni Adan, tao, kyalsat. Sinungarod iti, agalikumkom, kyalsat, kada kita nga kinabak lang. Ni Adan. Hanga si kayo, kyalsat, ni Adan. Anya ti pangipaayan, kyalsat, ni Adan, kada kita nga kinabak lang. Kada kayay, anak na, makabigpig kanya na. Kino sa inyo kapigpigan ni Adan? Anya kayo di tatawidin nyo? Anya kayo di ngayon? Awan. Asan? Awan. Agsipuntan ni Adan, kapsat iti, nangasiwa aming kadagita nga kayamanan, kinabak lang. Uray pa itibiyag tayo. Kapsat, kukwapay ni Adan. Kasano ka nga ratata? Kapsat, hamumama mo di Adan. Kasano na ka ngayon kantitawid mo, pinumanam? Awan, kapsat. Naglawag, kakapsat. Iti pinarswa ti man nakabaling nga Diyos. Langit, daga, kini Adan. Ah, kasano nga ratata, kakapsat? Anyo kayat ni Adan? Agsibutan ni Adan kay nagbasol? Oh, ngimiso na making kukuhamin. Oh, tatan, kakapsat. Iyaapula kay nga kunada, kakapsat. Hanga na tayo. Kitaan tayo, kakapsat, tayo huwag kakanong. Iyaapula kay. Wino ni Ferdinand Ederlin Marcos. Kakasat. Iroorda ka no isunan. Kakasat ta. Isunan mo laing timangayos. Dagito'y kakasat nga problema. Tisa nga lubungan. Pwede si Lubiag galo. Kakasat. Isunan ito nga rin kakasat. Isa nga. Dinakamat na ni Apulakay. Kakasat. Adumaning istorya dato. Kakasat. Ngim. Aganta ako. Sa pwede ka tulungan, nabitin kami dyan. Siyempre, ato nga